Hi vlogs, welcome to my guys. Subscribe, like, comment, and share, and click the notification episode. And welcome to my lutong bahay. Ating menu for today is ginataang pakbit. So magpapakbit tayo sa gata. So guys, samahan niyo ako sa aking pag-prepared ng ating mga gulay. Tigis nga ng kabutya ng ating tawag dito. Alam mo sa English to? Nakalimutan ko tuloy. Squash. Tanggalan natin ang balat. Ano po? At saka ng buto. Ayan. So guys, siguro yung iba sa inyo hindi nagluluto ng ano, pinakbit sa gata. Kasi yung iba mas masarap naman yung ano eh. Diba yung ginisa? So try natin guys. Lutuin natin. Kasi po kami sa probinsya laging ganito. Mahilig po kami magluto ng may mga gata. So let's try po. Ano? Samahin nyo ako sa aking menu. Po yung ampalaya na to. Galing po sa aking garden. Medyo, yung isa po kasi nagkulay yelo na, kaya kinuha ko na rin, baka magyelo na rin. Guys. So medyo malaki po yung ating pagkakahiwa ng sizes niya kasi baka po lumambot ka agad. So yun guys. So next we have sitaw po. Kahapon po kasi namili kami ng asawa ko. May nadaanan kami na isang tindahan na meron ganitong tinda. Kaya po bumili kami. So, kailangan po alisin natin yung mga edges niya. Yung edge sa, ano, kasi hindi naman po maganda isama ito pag nagluto. Ganyan po kami pag nagluto kasi tinatanggal namin. Yung dulo po ang natanggal. Mamaya natin iligpit yung ating mga basura. I-prepare lang natin yung ating mga ingredients. So, para madali na guys, gamitan ko na ng kutsilyo. Kasi mas madali kung may kutsilyo. Ayan. Ayan. Pagdating dito, guys, guys. So, ilagay natin dito sa tabi ng ating kalabasa. So, yung next natin is yung ating okra. May okra tayo, guys. So, we need to cut the edges na naman po. Kasi hindi po kailangan yung matigas. Pwede po yung okra, ganito na lang. Huwag nang tiwain. Depende po sa inyo. Pero ako po kasi mas gusto ko huwag na lang hiwain. Kasi pag malambot naman po siya, madali naman siya muyain. Sa akin lang po yun, ha. Pero yung iba po kasi iniwa nila. Okay lang. Wala naman problema doon kung hiwain. So, ayan. So, next po natin yung ating talong. Ating talong. So, yung talong po, hindi natin uubusin. Medyo may matigas na pala po.
tá long. Ulas na lang po. Okay na yan, tatlong palong. Natin yung sibuyas. Pero hindi ko na siya guys lalagyan ng bawang at saka luya kasi ayaw ng anak ko po na may luya at saka bawang. So, kaya wag na po natin lagyan ano. So, pagka ganito, ganito po ang kulay na may itim-itim, hinugasan po ang sibuyas. So, ito pong talong, ibababad ko. Tapos, guys, itong ating squash, sasabay na natin siyang pakuluan dito para lumambot. At pag malambot na pong ating squash, sasabay, ilalagay na rin po natin ang ating sitaw. So, ngayon, guys, dahil po ayaw kasi ng anak ko ng may luya at saka bawang, sibuyas lang pong ilalagay natin. So, ilagay na rin natin yung ating sibuyas. And then, yung ating pang-flavor na hipon. Lagay na rin po natin. Ito po, basta kasi ito, kaya pwede na natin ilagay ng diretso. So, yun po. And then po, nalagyan ko din siya ng konting baboy, no? So, hindi po kailangan ng marami kasi yung anak ko nga, hindi rin naman po nakain ng gaano. So, medyo mahaba siya. Puputulin ko. Putulin ko siya ng mga 3 cup. Or 2 cup. Kulay natin siya hanggang lumambot yung ating squash. So, takpan po natin siya. So, takpan po natin siya na habang kumukulo. Kulo na yung ating squash. Lagay natin yung ating sitaw. Yung pagkalagay natin yung sitaw, pakuloan natin ulit siya ng mga 1 minute para lumambot. So, ito po yung ang tawag dyan, pakbit sa gata. And then, takpan natin po.
So guys, 2 minutes na, lagay natin yung ating pampalaya. At lagyan na natin siya ng ating flavor powder. Takpan natin ulit. Antayin natin siyang lumambo. Pero hapok lang po natin siya malito. So guys, pwede na natin ilagay yung ating talong and okra. So lagay natin yung ating talong. Yung talong guys. Nilagay na natin yung ating talong, ilagay na natin yung ating okra. So yung ating okra. Hi guys, thank you for watching.